Hello! Ang primary complex ay isang diagnosis na madalas nating naririnig na ibinibigay sa bata. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay ang paggamot sa primary complex. Ililista natin ang mga ginagamit na gamot, paano sila ibinibigay, at ang posibleng mga side effects nila na kailangan nating bantayan. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose, at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga gamot para sa primary complex o childhood pulmonary TB. Ang video na ito ay part 2 sa ating Primary Complex video series. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, inaanyayahan ko kayong ito ay panoorin dahil tinalakay natin doon kung paano dinadiagnose ng mga doktor ang primary complex sa isang bata. Sa ngayon, tatalakayin naman natin kung paano ginagamot ang primary complex. Ayon sa DOH National Tuberculosis Control Program Manual of Procedures 6th Edition na unang inilabas noong 2020 at huling in-update noong March 2022, ang paggamot sa isang batang may childhood pulmonary TB o yung karaniwang tinatawag na primary complex ay nangangailangan ng 6 na buwan na gamutan. Ang unang 2 buwan ay tinatawag na intensive phase at ang susunod na 4 na buwan ay tinatawag na continuation phase. Sa intensive phase, ang bata ay binibigyan ng 4 na gamot. Isoniazid na tinatawag din na INH, rifampicin, pyrazinamide na tinatawag din na PZA, at ethambutol. Sa continuation phase, 2 na lang ang gamot na ibinibigay, ang INH at saka ang rifampicin. Paano ipinapainom ang mga gamot na ito? Mas maganda kung ang mga gamot ay iinumin ng bata nang walang laman ng tiyan. Kaya karaniwan ay ipinapayo na ipainom ang mga gamot 1 oras bago kumain. O kaya kung ang bata ay napakain na nang hindi pa napapainom ng gamot, pwede rin na ang mga ito ay ipainom 2 oras pagkatapos kumain. Tapos pagkabigay ng gamot, kailangang maghintay ng 1 oras bago ulit pakainin ng bata. Halimbawa, kung plano niyong pakainin ng bata ng 7 ng umaga, kailangan painumin na siya ng gamot ng 6 ng umaga kasi 'di ba, 1 oras bago mag 7. Eh kung halimbawa gumising na yung bata tapos napakain, nakalimutang painumin ng gamot, okay lang. Maghintay lang ng pinakamaiksi ay 2 oras matapos kumain bago bigyan ng gamot ang bata. Halimbawa, pinakain niyo yung bata ng 7 a.m. Natapos siyang kumain 7:30. So, ang pinakamaagang pwede niyo siyang bigyan ng gamot ay 2 oras pagkatapos ng 7:30. So, 9:30, pwede niyo na siyang painumin ng gamot. Pwede rin naman na hindi niyo agad painumin. Pwedeng lampas sa 2 oras. Gusto niyo 10 o'clock. 10:30, 11 yung painumin ng gamot, okay lang. Ang importante, ang pagitan noong pagkain niya, tsaka yung painumin niyo siya ng gamot, ay 2 oras o mahigit pa. Ngayon, napainom niyo na ng gamot. Pagkatapos painumin ng gamot, kailangan 1 oras bago niyo pwedeng pakainin ulit. So, halimbawa, pinainom niyo ng gamot ng 9:30. So, plus 1 oras. So, 10:30 ang pinakamaagang oras na pwede niyo siyang pakainin ulit. Pwede rin naman, kung hindi niyo naman siya pakakainin ng 10:30, okay lang. Kung pakainin niyo siya ng 11, 11:30, 12, okay lang. Basta ang importante sa pagitan nung matapos niyong painumin ng gamot, bago nyo pakainin ulit, ang pagitan ay 1 oras o mahigit pa. Habang umiinom ng gamot, ang bata ay kailangan dinadala ng regular sa kanyang doktor para siya ay ma-check up. Karaniwan, ang unang check up ay 2 linggo pagkatapos simula ng gamutan. Pagkatapos nun, kada buwan na yung check up. Bakit kailangang ipa-check up ng regular ang bata habang siya ay umiinom ng gamot para sa kanyang primary complex?
Ito ay para masubaybayan ng doktor ang epekto ng gamot. Sa regular na check-up, ang mga minomonitor o sinusubaybayan ng doktor ay ang mga sumusunod. Una, mga simptomas ng TB. Titingnan ng doktor kung nawawala ba yung mga simptomas ng TB na dati ay meron yung bata bago magsimula ng gamutan. O nabawasan man lang ba ang mga ito? O baka naman merong bagong simptomas na sumulpot. Pangalawa, sinusubaybayan din ng doktor ang timbang ng bata. Kasi inaasahan natin na tataas ang timbang ng bata. Kapag umiepekto na ang gamot, ibig sabihin natatalo na ng gamot ang TB bacteria sa katawan ng bata. Unti-unting mawawala ang mga simptomas ng kanyang sakit. At isa sa simptomas na mawawala ay ang pagkawala ng ganang kumain. Kaya inaasahan natin na ang bata ay gaganahan ng kumain at bibigat na ang kanyang timbang. Dahil ang dami ng gamot na kailangang ipainom sa bata ay base sa kanyang timbang, sa pagtaas ng kanyang timbang, kailangang ma-adjust o mabago ang dami ng gamot na ating ipapainom sa bata. Pangatlo, minomonitor din ng doktor ang posibleng side effects ng mga gamot. Ito ay napaka-importante para kung may side effects na makikita, maaaring magpagawa ng mga laboratory test ang doktor at maaari ring i-adjust ang dami ng gamot na ipapainom o kaya pwede rin naman na itigil ang isang gamot at palitan ng alternatibong gamot. Napaka-importanting paalala. Ang gamot para sa primary complex o childhood pulmonary TB ay hindi dapat ipinapainom sa bata nang walang reseta ng doktor. Gaya ng tinalakay natin dun sa part 1 ng ating primary complex series, mayroong proseso para ang isang bata ay ma-diagnose na mayroong childhood pulmonary TB o primary complex. Ang sakit na ito ay hindi basta-basta ibinibigay na diagnosis sa isang bata. At ang mga gamot ay hindi basta-basta ipinapainom sa mga bata. Ang gamot sa primary complex ay hindi vitamins para sa baga. Ang mga ito ay antibiotic kontra sa bakterya na siyang dahilan ng TB. Ito yung Mycobacterium tuberculosis na bakterya. Ang mga gamot ay hindi dapat ibibigay sa isang bata na payat pero wala namang sakit na TB. Hindi ito ginagamit na pampataba ng bata. Ang mga gamot na ito ay para lamang sa batang mayroong TB. Ano ang mga halimbawa ng posibleng side effects ng mga gamot sa TB? Ang pinakakapansin-pansin na side effect kapag umiinom ng mga gamot kontra sa TB ang isang bata ay ang pagiging kulay dark orange ng kanyang ihi. Natural lang ito at hindi kailangang ipag-alala. Ito ay dahil sa gamot na rifampicin. Pagtapos na ang gamutan, pagkalipas ng 6 na buwan, tapos na yung gamutan at ihinto na yung pag-inom ng rifampicin, babalik na sa normal ang kulay ng ihi ng bata. Kabilang sa mga pwedeng side effects ng mga gamot sa TB ay ang epekto sa tiyan, so pwedeng medyo sumakit yung tiyan. Epekto sa balat, pwedeng medyo mangati o kaya magka-rashes sa balat. Epekto sa kasukasuan, so pwedeng medyo sumakit yung mga kasukasuan. Epekto sa atay, so pwedeng manilaw. Epekto sa paningin, pwedeng lumabo ng konti yung paningin. At epekto sa kidneys, pwedeng maapektuhan yung pag-ihi at marami pang iba. Kaya mas mabuti talaga kung regular na ma-check up ng doktor ang bata para mabantayan ang mga posibleng pagsulpot ng mga side effects ng mga gamot kontra sa TB. Maaari rin na paminsan-minsan ay magpapagawa ng ilang laboratory test ang doktor bilang parte ng pagmamonitor ng epekto ng mga gamot. Kaya, napaka-importante na ang batang ginagamot para sa kanyang primary complex o childhood pulmonary TB ay regular na pinapa-check up sa kanyang doktor. Bakit kailangang sundin ng dami at tagal ng pagbibigay ng mga gamot sa primary complex? Ang sakit na TB ay mahirap gamutin dahil ang TB bacteria ay mahirap patayin. Kaya kinakailangan ng maraming gamot at kailangang inumin sa matagal na panahon.
Ang paraan ng paggamot sa childhood TB ay nag-iiba sa paglipas ng panahon. Depende sa mga siyentipikong kaalaman na nakakalap sa paglipas ng panahon. Halimbawa, dati ang paggamot sa primary complex ay 9 na buwan. Tapos, 3 gamot lang ang ibinibigay sa unang 2 buwan. Hindi katulad ngayon, 6 na buwan na lang, pero 4 na gamot ang ibinibigay sa unang 2 buwan. Dahil tuloy-tuloy ang ginagawang pag-aaral tungkol sa TB at kinakailangang paggamot dito, nag-iiba ang mga rekomendasyon sa paglipas ng panahon. Kamakailan lang may bagong labas na rekomendasyon ng WHO para sa mga simpleng kaso ng TB na nasa mga lugar na walang resistance sa gamot na INH. Ibig sabihin, doon sa mga lugar na maganda pa ang epekto ng INH. Mayroon kasing mga lugar na mataas ang resistance sa mga iba-ibang gamot ng TB. Pag sinabing may resistance sa gamot ng TB, ang ibig sabihin, ang TB bacteria ay hindi na napapatay ng gamot o hindi na naaapektuhan ng gamot. Kaya sa lugar na sinasabing may mataas na resistance sa gamot, ang kumakalat na TB bacteria ay hindi na naaapektuhan ng gamot sa TB. Maaring wala ng epekto ang INH, o kaya wala ng epekto ang rifampicin, o kaya parehong wala ng epekto ang INH at saka rifampicin, o yun yung tinatawag natin na multi-drug resistant na TB. Kaya, naiiba rin ang mga rekomendasyon sa paggamit ng gamot depende sa sitwasyon sa isang lugar. Kaya dito natin makikita ang importansya ng tuloy-tuloy na paggamot sa mga bata at matandang ginagamot sa TB. Kasi kapag paunti-unti ang gamot o kulang-kulang ang dose o kaya hindi tinatapos ang bilang ng buwan ng gamutan, ang mga TB bacteria sa katawan ng pasyente, matanda man o bata, ay nagiging mas malakas kontra sa gamot na ibinibigay. At ang posibilidad na magkaroon ng resistance sa gamot ay mas mataas. At ito ay mapanganib na sitwasyon. Kasi kapag ang gamot ay hindi na maganda ang epekto sa mga TB bacteria, mahihirapan ang gumaling ang pasyente. Ibig sabihin, ang mga TB bacteria ay hindi na mapapatay ng mga gamot at mananatili ang TB bacteria sa katawan. Dadami ulit sila at ito ay magiging dahilan kung bakit sa katagalan babalik ang mga sintomas o magkakaroon ng mas malalang sintomas o kaya magkakaroon ng mga komplikasyon at mas magiging mahirap pagalingin ng pasyente. Kaya napaka-importante na kapag na-diagnose na may primary complex o childhood pulmonary TB ang isang bata, siya ay kailangan bigyan ng gamot na nireseta ng doktor at siya ay dapat painumin ng gamot ng regular, walang palya, tuloy-tuloy, tama yung dose na na-adjust depende sa kanyang timbang at tatapusin ang tamang bilang ng buwan ng gamutan na sasabihin ng doktor. Kapag hindi nagamot ng tama ang bata, pwedeng lumala ang lagay ng kanyang baga at pwede rin kumalat sa ibang parte ng katawan ang TB bacteria. Ito yung tinatawag na extrapulmonary TB o TB sa labas ng baga. Kasama dito yung TB meningitis, TB sa buto, TB sa atay, TB sa kidneys at sa iba pang parte ng katawan. Ang paggamot sa extrapulmonary TB ay mangangailangan ng mas matagal na panahon, 1 taon o mahigit pa. At syempre, mas magiging mapanganib sa kalusugan ng bata at sa kanyang buhay ang mga maaaring maging komplikasyon kapag kalat sa katawan ang TB bacteria. Ang magandang balita ay mayroong libreng gamot kontra sa TB sa mga health center. Kaya pwede kayong pumunta sa inyong health center para sa libreng gamot. Siyempre, kung hindi naman doon na-diagnose ang bata, kailangan dalhin nyo ang sulat ng inyong doktor. Dalhin nyo din yung inyong mga laboratory test na nagawa na at ang reseta ng mga gamot. Malamang ay i-examine ng bata ng doktor sa center at pwede rin mag-request ng mga test yung doktor doon sa center.
okay lang yun. Kasi syempre, bago naman nila kayo bigyan ng gamot, ay gusto rin nilang makasiguro na ang bata ay mayroong childhood pulmonary TB o yung tinatawag na primary complex. At dito nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa paggamot ng childhood pulmonary TB o yung karaniwang tinatawag na primary complex. Kung kayo ay may mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video at please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga sanggol at bata sa bahay. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang aking mga naunang video, kabilang ang ating pneumonia video series, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong isinama doon na shortcut, one-step formula na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa iba pang pediatric medical information at health tips na makakatulong sa pangangalaga ng mga bata. At kung meron kayong gustong imukahi na paksa para sa ating mga susunod na video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching and see you sa next video.